Magandang araw mga boss. Dito na naman tayo sa ating Mumunting channel. So, maishishare na naman ako sa inyo na kunting idea o tips sa game na to. About sa pagpaparami na naman ng Zenny. Kasi may bago na naman akong nalaman na ganito pala yung dapat mga item or yung gear or equipment na gagamitin para mas mataas yung chance ng the plate ng Zenny. So wag nyo lang skip yung video mga lord, tapusin nyo at saka ituloy yung panonood ko kasi wala akong sasayangin dito na mga salita kundi ituturuan ko kayo ng bagong nalalaman ko sa mga hindi lang naman nakakaalam, although hindi naman siguro na wala nakakaalam ito, marami na naman siguro, pero para sa mga wala, hindi pa ninyo alam kung ano yung mga gear or equipment na gagamitin para sa pagpataas ng drop rate ng Zenny, ituturo ko sa video ito. Tsaka may mga tips din akong ibibigay na hindi related sa topic na ito. Kaya panoorin nyo lang mga boss. At saka wag na mag-skip para hindi nyo ma-miss. Una-una mga boss, may mga na-discover ako dito na yung equipment na pwedeng gamitin para mas mataas yung drop rate ng Zenny o yung gear niya. Unang-una is dapat kung nagpa-farm lang kayo or gusto niyo lang magpataas ng Zenny or gusto farming lang, ito yung equipment na isa na or gear na unang nagpapataas ng Zenny. Ito kasi hindi naman to tradable, so lahat tayo nito magkakaroon itong Golden Horn headband. So kung mataas yung level nito, mas mataas rin yung drop rate ng Zenny niya. So ngayon nasa level 38 siya. So yung Zenny drop rate niya is +7.63 na Zenny drop rate. Tapos makukuha nyo yung Golden Horn headband na to dito to siya sa dowel yan, dowel na reward, dowel pieces yan, dito sa may sa culvert Puntera yung pinakauna, tapos culvert yung susunod. Tapos dito sa ito yung reward niya. Pag nakumpleto niyo yung 8 pieces na to, makukuha niyo yung gear na to, ito yung yan dito sa no. Tapos yung pwede niyo siyang magamit kasi meron siyang mataas yung yung drop rate niya ng Zenny. Yan, Golden Horn headband. Yan yung isa sa gear na na pwede nyong gamitin para mataas yung drop rate ng Zenny. Tapos dito sa yung isa pang equipment is dagger. Yung dagger yata na to, pang assassin to na equipment Pang assassin na equipment yung dagger. Tingnan natin na. Ayan. Itong dagger yan, yan yung dagger na yan, yan yung Zenny knife. Ito pala Zenny knife pala yung pangalan niya, yung sa dagger. Pang lang yata to, pang assassin na item yung Zenny knife na to. So magagamit nyo siya kung hindi ako nagkamali, magamit nyo siya kung assassin yung pipiliin nyo na character. Tsaka yung dapat yung card na ilalagay nyo dun sa mga equipment nyo o sa gear nyo, dapat yung card na gagamitin nyo is ito. Dapat meron kayong card na ganito, yung cramp card, kasi meron din siyang Zenny drop rate. So dalawa yung nilagay ko na cramp card dito sa Golden Horn ko. Yung pag nagpa-farm ko, ito yung ginagamit ko. Yan. Tapos yung mas maganda diyan, tulad ng sinabi ko dati, pwede kang gumawa ng dummy account. So mas maganda kung yung gawin yung dummy account yung assassin, para magagamit niyo yung Zenny knife na weapon niyo, pa gawin yung weapon. Kasi mataas yung drop rate ng Zenny knife.
So marami kayong dami account tapos naka Zen and Knife. Yun lang. Pero pag ano, pag nag-log out kayo, wag niyong iiwan yung Zen and Knife nyo na ano, na yun yung nasa weapon nyo. Kasi minsan yung mga player dito masyadong masilan sa mga in-hire nila, kaya ayaw nila nang tinitingnan nila kung ano yung weapon nyo bago sila mag-hire. Pero kung Zen and Knife yung gamit nyo, hindi yan sila nag-hire masyado ng Zen and Knife yung weapon, kasi parang hindi naman yung nakakadagdag sa Zen nila. Yung in-hire nila dyan is kadalasan is yung full speed, yung movements mataas, yung movement speed mataas, yung attack speed, at saka yung one hit or two hit lang patay na yung move para mas mabilis silang makapag-farm, mabilis silang mapatay yung mga moves, saka mabilis din yung dumami yung Zeni. Compare dun sa kung naka-Zeninif ka, tapos mahina lang naman, hindi ka maka-one hit ng moves, ay hindi nila yung pipiliin. Kaya kung ano, wag nyong gagamitin yun kung hindi naman kayo nag-farm dun sa ano. Pero pwede rin, i-off nyo yung ano, yung equipment, yung ano nyo, para hindi makita ng nag-hire nyo kung ano yung item nyo. Pwede nyong gamitin yun, yung Zeninif na yun, para mas mataas yung Zeni na makukuha nyo. Tapos, yun, sa card na yun, wala namang sinasabi dito na kung ilan yung limit na ilalagay dun sa ano, sa isang gear na kung ilang card. Dito, pinaapat lang talaga yung pinakalimit nyo. So, ibig sabihin, pwede nyong lahat ng gear nyo, ilan naman to, lahat ng gear na yan, yung anim na gear nyo is lagyan nyo lahat ng ganong ano, card, kung marami kayong card na ganito yung cramp card. Yan, so ganun lang yan mga dapat yung gawin yung mga ano, para mas madami yung drop rate nyo is hanap kayo ng maraming ano, cramp card, tapos pag-assassin yung ano nyo, yung character nyo, magagamit kayo ng Zeni knife. Yan. Yan lang yung dalawang gear na alam ko na may Zeni dapat yung ito, yung Golden Horn Headband tsaka yung Zeni knife, tapos yung card na ito, yung cramp card. Tapos yung the rest, mga gear na gagamitin nyo is focus kayo dun sa attack speed, movement speed, lahat doon eh, at saka sa damage, para mas mabilis kayo makapatay ng mga monster, para mas mabilis yung ipon ng Zeni nyo, mataas yung drop rate nya, tsaka mabilis pa kayong makapatay ng mga monster. Kaya focus kayo sa attack speed at saka movement speed. Yung tips ko lang na ano, pag halimbawa may dami account kayo, siyempre dapat lagi nyo rin yung ano, buksan nyo rin yun, lalaroin nyo para makaipon kayo ng RO points. Tapos pag nag-vent kayo, yung gagamitin nyo pang vent ay yung ano lang, yung material lang, wag yung gear, kasi mahal yun yung RO points. Para yung material niya is 30 RO points lang yung kailangan para makapag ano kayo, mabili nyo yung ano, 1 million, malipat nyo yung 1 million Zeni. So ibig sabihin 999 na ano, na material, equivalent na yun sa kunting 1,000 yung price nyo, ay equivalent yun sa 999,000, almost 1 million na rin. So ibig sabihin, every 1 million na is 30 RO points lang. Tulad pag gear yung ginamit nyo, mababa na yung 150 RO points. So ganun lang yung ano, yung tips ko na bibigay sa inyo. Tsaka yung isa pa, yung Zomon MVP nyo, yan yung Zomon MVP nyo, dapat wag nyo siyang masyadong ginagamit pag mga nasa mababang map, kasi sayang kung hindi naman kailangan. Dapat ipunin nyo yung Zomon MVP nyo, tapos gamitin nyo lang dun sa mga matataas na level ng map, kasi mas pag ginamit nyo yung Zomon MVP, mas mataas yung makukuha nyo RO points compare dun sa normal lang na lumalabas na hindi nyo sino na Zomon na lumalabas na MVP. Maliit lang yung bigay ng RO points. Hindi tulad pag nag-summon kayo ng MVP, mataas yung RO points na binibigay. Depende na rin kung gaano kataas yung level ng map nyo, kung saan nyo ginamit yung MVP na summon. So, thank you guys sa panonood. Yun lang muna yung mga idea at saka kaunting tips na bibigay ko. Subscribe lang kayo para ma-update kayo lagi sa mga video at sa mga tips na maibibigay ko. Maraming salamat.